So, itong sasabihin ko, alam na ni Eric ito at alam na ni Sonia. Every December 16, sinususpinde ng BIR yung kanilang pag-o-audit. Nire-respeto daw nila yung Christmas season para daw mawala yung takot at ma-enjoy ng mga taxpayer yung Christmas season. Ayan. Ang topic ko is tungkol dito sa BIR suspend tax fraud this holiday season. Ayan, galing sa Manila Bulletin. Okay? So, bakit ang tanong kasi ngayon is pag sinuspend nila yon, bakit hindi nila i-extend ng another 15 days plus 60 days yung kanilang right to assess tax, which is yun yung mainit na topic ngayon under RMC 81-2021. ID muna tayo. Ito pala yung ID ko. So mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So ibig ko lang sabihin, I love you! Pag-usapan natin yung pagsususpinde. Ayan. Hindi ko maintindihan dito sa BIR officials na ito. Pag sila nagsususpinde ng kanilang right to assess tax, hindi nila ine-extend ng 15 days plus 60 days. Yun yung kanilang rule under section 223. Pero, wala namang nagpapasuspinde sa kanila at hindi naman sinuspinde ng kahit anong batas. At hindi naman humingi ng request for reinvestigation ang mga BIR, ang mga taxpayers sa buong Pilipinas, ina-extend nila yung prescription period ng value-added tax return. Ina-extend nila yung prescription period ng withholding tax returns. At yung annual income tax returns, ina-extend nila. So sabi nila, dun sa RMC 81-2021, lahat yan mag-expire ng August 31, 2021. I feel betrayed. Hindi ko malam kung nag-a-advertise ng gross incompetence o nag-a-advertise ng grave misconduct yung mga BIR officials. Okay? Paki-explain nyo nga sa amin, sir. Anong batas ang ginamit nyo? Huwag naman nyo sanang i-apakan yung aming right. Oh, itong ideyang to hindi galing sa akin. Galing ito kay Emelson. Sabi niya, Dad, tingnan mo, pag nagsususpend yung BIR ng kanilang investigation during Christmas season, hindi nila ine-extend ng plus 60 days. Diba? Hindi nila ine-extend. Pero pag itong MECQ, ECQ, etc., kung ano man yung ECQ na yan, ine-extend nila. Bakit? May batas ba na nagbibigay sa inyo ng karapatan? Meron bang law na nagpapahintulot na apakan nyo yung karapatan namin? Wala naman, sir, eh. So, itigil nyo na ho yung pagtapak sa aming substantive right. Itigil nyo na ho yung paglalapastangan sa aming constitutional right, mga BIR official. Yung right to assess ninyo is tapos na ho. Kasi yung obligation nyo, hindi nyo ho na perform within the specified period of time. 3 years from the time the return is filed. O, let us consider, sir. Tama yung ginagawa nyo, yung RMC 136-2020 tungkol sa suspension ng right to assess tax at saka itong bago, RMC 81-2021. Gusto ko lang i-point out ngayon sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung RMC, hindi siya batas eh. Kasi wala siyang repealing clause. Wala siyang repealing clause, sir. Hindi siya nakapag-re-repeal ng tax code. Hindi siya nakapag-re-repeal ng revenue regulation. Eh, yung mismong revenue regulation na kinopyahan niya, maliwanag na sinasabi doon, na
pag nalip yung tinatawag na tawag nito quarantine, ha, yung hindi pinakamataas, ano ba yung pinakamataas na ano, enhanced quarantine, ha, meron lang silang 60 days from the date of lifting. Okay, hindi kasama yung day na nagkaroon ng quarantine. For example, nagkaroon ng quarantine ng April 1 to April 15. For example lang, hindi ko na matandaan kasi yung date. 15 days yun. So, ang ginawa nila, inad nyo nila yung 50. Oh, okay, i-move natin ng 15 days plus 60 pa. So, yung kanilang ginagawa, sir, ilabag sa batas. Okay, 60 days lang eh. Tsaka yung 60 days na yon, pinayagan lang sila nung merong bayanihan law. Eh, natapos na yung bayanihan law ng June or May 2020. Therefore, hindi na nila pwedeng gamitin. Expired na yung batas na ginagamit nila. So, kung expired na yun, devoid, unlawful, unenforceable. So, yun yung ginagawa nila sa taong bayan. Okay? Inahirapan nyo, sir, yung taong bayan. Sino mag-gain nito? Yung bang, ano, government? Hindi. Sabi nga ng government, sabi ng Supreme Court, kapag mayroong disparity o conflict between the law, substantive law ho yun, mga Republic Acts, and the administrative regulations, yun yung RMC, yung law ang magpe-prevail. Eh anong law yung pinag-uusapan natin dito? Section 203 ng tax code. Kasi nandoon yung substantive right ng mga taxpayer na sinasabi, pag hindi nakapag-assess ang BIR within 3 years from the date of filing a tax return or BIR form, prescribed na yung right niya. Ang ginagawa ng BIR, inaapakan yung right na yon. So mga ka-taxpayer kong mahal, kung gusto nyo hong pumunta ho tayo ng Court of Tax Appeals, whether pong magbigay ng legal assistance ang grupo ho natin, ang tax specialist. Ang babayaran nyo lang ho yung lawyers, kasi yung lawyers may professional fee. At ang mga tax specialista ho naman, pag hindi naman lawyer, eh hindi naman ho yan pwedeng pumunta ng court. Bawal po. Ha? Usurpation of authority ho yun. Now, pwede ho tayong magsama-sama. Ang ginagawa ho kasi ng BIR ngayon, dinidivide and conquer tayo eh. Divide and conquer. Mas madali kasing i-conquer yung nag-iisa kesa i-conquer yung community o yung barangay o yung bansa. So kung tayo mga taxpayer ay magkakaisa, mas marami tayo sa kanila, million-million tayo eh. 12,000 lang naman yung BIR officials na yun eh. So, kung mag-unite tayo, kaya nating talunin ang isang monster. Okay? Kaya nating pabaksakin ang isang omnipotent sa utak nila. Ang mga taxpayer ang primary and paramount concern natin. Paano natin sila mapoproteksyonan? Okay? Wala ho akong magagawa bilang isang mamamayan lang o isang taxpayer. Pero kung magtutulong-tulong ho tayo, tutulungan natin sarili natin, number one, tulungan natin yung kapwa natin, tulungan natin yung community, tulungan natin ang bansa natin, mas malayo ho yung mararating natin. Yung knowledge ho namin tungkol sa taxation, gusto naming maging knowledge nyo rin, kaya gumagawa ako nito. So araw-araw nga, pag wala ho akong ganong ginagawa, eh nagkakandak ako ng mga lecture. So subukan ninyong pag-aralan yung handling LOA successfully, nasa YouTube na ho yan. So kung pwede ho nyong tingnan, ito ho yung YouTube natin. Ha? Andiyan dyan ho yung mga nire-lecture ko. At the same time, ini-invite ko rin ho kayong maging intern ko. Naghahanap ho ako ng mga interns para ituruan ko. So ang interns ko ho nahati sa maraming bahagi. May intern ako sa letter of authority. May intern ako sa notice of discrepancy. May intern ako sa subpoena, duces, tecum. Okay? May intern din ako sa tax bookkeeping. Ang objective ko, mag-create ng hanap buhay sa inyo. Wala ho akong hinihinging franchise fee, license fee. Wala! Tuturuan ko kayo. Okay? Tuturuan ko kayo, pero meron subject yan sa terms and condition, ang mga interns. E di pag-aralan nyo na lang kung anong ginagawa ng mga interns na nurses, interns na doktor,
ah, pagka-graduate sa ospital, eh di halos ganun din naman yung gagawin ko. Hindi ko kayo pwedeng largahan, humawak ng kliyente. Eh pag wala kayong alam, masisira pangalan ko. Diba? Kailangan largahan ko kayo na nasa likuran niyo ako. So, andiyan dyan ba si Guia? Guia? Yes po, sir. So, meron ba tayong mga... Andi dito pala si Charles. Pakita ko lang yung ano. Live tayo sa ano, ah. Andito si Charles, si G, at saka si Erwin. So, meron ba tayong mga question sa araw na to? Yes po, sir. Meron po. Bali, ang babasahin ko po muna yung galing po dun sa Discord server po natin. Okay. Galing po kay Miss Jean Bolivar. Question po. Si taxpayer nag-apply ng ATP na nag-expire and then nag-renew. Sa renewal, nagka-problem dahil si BIR employee, ka-member sa voting group ni taxpayer, direct pinagawa ni taxpayer kay BIR employee ang kanyang renewal ng ATP. Sa kasamaang palad, namatay si BIR employee last year without instructing ni taxpayer daw. So, hindi alam ni taxpayer na nag-expire ang ATP noong June 10, but June 11, nag-issue pa rin siya ng resibo, which si client nila ang nakakita na nag-expired na. The problem is, hindi na makarenew si taxpayer ngayon kasi mali ang team na nakalagay sa receipt. How can it be corrected po? How it, eh di, magpa-file ka ng ano, request for correction 1905. I-explain mo yung, in-explain mo ngayon dito sa videong to, Jean, ah, sa BIR. So that, makagawa sila ng proper action diyan. Valid yung ano mo, valid yung iyong concern. Ang kailangan mo lang i-document. Kung merong witness yung taxpayer na inutusan niya yung revenue officer, mas maigi yun. Magiging mas malakas yung iyong position. Right now may mali. Nag-issue talaga ng ano eh, ng una, prescribed or expired na resibo. Pangalawa, mali yung TIN. So, double check mo muna, Jean, kung yung TIN na mali, ay nakarehistro din sa taxpayer kasi bawal ang double TIN. Criminal act yan, kulong yung taxpayer. So, bago mag-file ng kaso ang BIR, double tin, tingnan mo muna. Tapos, kung yan ay double tin, edi mag-request ka ng cancellation ng TIN. Yun muna gawin mo. Cancellation muna ng TIN and then, of course, may kasalanan na yung taxpayer. 1,000 lang naman ang penalty niyan. Tapos, late registration, 1,000 din. So, 2,000 yung damage ng maling pagsunod o tinatawag nating neglect doon sa taxpayer. 1905 lang ang sagot niyan with proper supporting documentation, Jean. Another question. Next question po, galing kayo. Sorry. I have a question for clarification. Okay. Mayroong ongoing protest po ako ng dalawang clients ko since March 15, 2021. Until now, wala pang reply. Ang plan ko, if ever magpadala ng preliminary, is itutuloy ko. Wait, ang paghintay sa FAN or FLD. Then, magagawa ako ng protest letter saying FLD without answering NOD protest. Tama po ba? Ganito yan, bossing eh. So, wala ka pang preliminary assessment notice, nag-protest ka sa notice of discrepancy. Ang rule is kailangan mag-act sila dyan within reasonable time. Yung reasonable time na yan, sir, ano eh, under Republic Act 11032, maximum na yung 20 days. So, palagay natin yung 20 days is working day, mga isang buwan yun. Gawa ka ng ano, follow-up muna. Kasi right now, pinapayagan mo yung BIR by way of equitable estoppel doctrine na extend nila yung kanilang obligation. So, dapat makareceive ka either amended NOD or revised NOD. Huwag kang maghintay ng PAN.
Ah, kung ang objective mo ay ma-prescribe yung kaso because there is no PAN, ha, maganda pa rin na meron kang follow-up para ma-pinpoint natin kanino yung delay. Matulungan natin yung gobyerno para matanggal din sa trabaho yan, sa serbisyo, sa BIR, at kung pwede, eh, ma-forfeit yung kanilang retirement at saka yung kanilang benefits for non-performance of duty o non-feasance. Since sinatanong mo ko kung okay yung gagawin mo, okay yun, sir. Walang problema. Strategy mo yan eh. Pero kung tinatanong mo, sir, kung ano strategy ko, follow up. Use Republic Act 11032 kasi meron silang obligation to reply sa request mo, sa protest mo. Kaya lahat na nakikinig sa akin ngayon, pag nagpo-protest kayo, ito lang sasabihin ko, sir, simple lang eh. Kasi ang Republic Act 11032, ang topic niyan, request. Ang topic niyan, application. So, dapat yung protest mo magsisimula sa, mapapansin nyo, ah, yung BIR, lahat ng letter ng BIR, may title. Pag naka-receive ka ng BIR letter of authority, di ba may title sa gitna? Letter of authority, nakatagip ka ng first notice. First notice, nakatitle sa gitna yan. Okay? Second file, subpoena duces ta, kung nakatitle. Pero, in a form of letter, in a form of BIR form. Mga BIR form yun eh. Dapat ganun din tayo mga taxpayer. Lahat ng letter natin, may title. So, ang title ng letter natin, pakiusap ko lang ho sa inyong lahat. Ito yung strategy to eh. So, pagsunod ito sa batas. Ang title mag-uumpisa sa request for. Tapos, sabihin mo kung ano yung request mo. O kaya, application for. O sabihin mo, pag ginamit mo yung word na request at ginamit mo yung word na application, pumapasok ka na ngayon sa Republic Act 11032. So, pag hindi sinagot ng BIR kung ano yung Republic Act 11032, ah, meron silang criminal liability, meron silang administrative liability. So, ako, pag gumawa ko nun, papunta dun yung aking gagawin. Pag hindi ka sumagot, ito gagamitin ko sa'yo. Okay? So, pwede nyo rin gamitin yung Republic Act 9335. Nakasulat dun sa section 8 na pwede kayong humingi ng damages. Pag sinabi kasing damages, pera yon. So, gaano kalaki yung hihingin yung damages? O, nasa sa inyo yun. Pwede kayong humingi ng 10,000 hanggang 10,000,000. Okay? So, pag hiningan mo ng damages yan, hindi naman yung government ang magbabayad. Yung BIR officials. So, hindi nyo sa mahihingan ng damages kung wala siyang damage na gagawin sa inyo. So, ano yung damage na dapat na magawa niya sa inyo? Yung hindi pagsagot sa inyong request. So, para ma-establish natin na nagkakaroon ka na ng damage dahil hindi niya pagsagot sa protest mo sa NOD, mag-follow up ka, sir. At sabihin mo, second and final request for. O yan. Ang ginagamit ko, second and final request for immediate resolution. Kasi yun ang requirement ng batas. O, nandito rin si Roger at saka si Mao. Ha? So, ano pa ang mga questions natin? Next question po galing kay Sir Philip. Doon po sa fail not under the penalty of law na ilalagay sa protest letter, saan po ang proper venue para sa Office of the Prosecutor? Taga Santiago City, Isabela Province po ang taxpayer. Saan court po ang proper venue? Sino ba ang magdedemanda? Hindi ko nakuha. Yung bang BIR o yung taxpayer sa statement ng yan, Ma'am Guia? Mukhang yung taxpayer po yung magpo-protest po or magdedemanda. So, saan ba nangyari yung crime? Yun muna. Saan nangyari yung crime? So, kung ang crime ay nangyari doon sa mismong principal place of office ng taxpayer, so therefore, doon sa city or municipality kung saan located yun or provincial, medyo pagdating sa National Prosecution Service, may mga hierarchy. Diba? May regional, may city, may municipal. Pero lagi nating iisipin is saan nangyari yung crime at ano ang penalty ng crime. So, kung ang penalty ng crime ay above 6 years, mukhang regional
mukhang regional ano yan eh, prosecutor's office. So merong layer kung ano yung gusto mong ikaso at ano yung karampatang kulong. Doon malalaman kung sino yung may jurisdiction na prosecutor. Municipal prosecutor, city prosecutor, or provincial prosecutor. So, dahil hindi natin alam kung ano yung kasalanan ng ano, hindi natin alam kung saan natin ilalagay. Another question. Next question po galing kay Sir Kainer. Good morning po, sir. Bakit madalas ata kapag may LOA, hindi na pinasubmit yung mga documents for audit at pinapakita na lang yung printout na may tax deficiency na million tapos ipapabasa hundreds of thousands at kapag okay na si taxpayer, 80% may receipt, 20% yung wala, diretso na sa kausap. Tama po ba ang procedure? Unang-una, mali. Diba? Kaya tayo nag-aaral ng Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Meron pala tayo niyan mamaya, no, Ma'am Guia? So, ang objective kasi doon is to deprive, to deny revenue officer to issue estimate deficiency tax assessment. So, yung nangyari dyan, estimate yun, sir. Kasi walang factual basis. Hindi inaudit yung libro eh. Eh, ang unang-unang requirement ng RAMO 1-2020, i-audit yung libro. At paano i-audit yung libro? So, kung yung taxpayer ay walang kaalaman sa RAMO 1-2020, yung audit procedures ng BIR, paano niya madedetermine o marerefute yung assessment kung hindi niya kayang basahin? Sabi ko, sa lecture ko, sa mga intern ko sa Notice of Discrepancy, ang Notice of Discrepancy ay isa ring foreign language. So, kung yan ay foreign language, kailangan mo ng time, effort, at saka engagement para masagot mo. Without that care, siguro, competence din, para hindi ka maluloko. Imaginein mo, million-million yung i-assess sa'yo pagkatapos 20% lang yung babayaran. Anong ibig sabihin nun? Sila mismo, kinoconfirm nila na yung assessment mali. At kinoconfirm nila na tinolerate mo yung maling assessment. At inaccept mo, inadapt mo yung maling assessment. So kung nangyayari yan every year sa'yo, dapat mag-isip na tayo na niloloko tayo every year. So ang maganda lang dyan, sir, mag-aral tayo. Walang ibang paraan, sir, eh. Kasi systemic at saka chronic yung nangyayari sa loob ng BIR. They are promoting and protecting and tolerating incompetence, ignorance. Okay? Kasi kung inaayos nila yan, apakaganda ng bansa natin. So, magandang araw din kay Tata at kay Charles. Nag-good morning. Any other question? Last question na po. Galing sa FB Live. Galing kay Sir Charles. Ano po ang pinagkaiba ng meron ka lang CPA sa accredited agent ka ng BIR? Pwede naman po kahit hindi CPA, di ba po? Okay. Yung CPA, dahil sa administrative regulation ng BIR, must be an unaccredited tax agent to perform his or her mandated functions or functions. So, kung may CPA ka, anong gamit ng CPA mo? Yan ba ay magse-certify ng financial statement? O di kailangan niyang maging accredited tax agent ng BIR? So, kung yung CPA mo naman ay gagamitin mo para mag-represent ng corporation, nasa corporation code yan, hindi nire-require ng corporation code na maging tax agent yung representative, whether CPA siya o hindi. Ang kailangan lang niya is board resolution. Yun yung sa corporation. Pagdating naman sa individual o sole proprietor, ang hinihingi ng batas natin under our new civil code, a special power of attorney.
para makapag-represent siya on a limited time kung ano man yung topic or issue na ire-represent niya sa taxpayer before the BIR officials. Provided, itong tip ko sa inyo, pag nag-represent yan, sabihin niya na hindi sila tax agent at nare-represent niya yung taxpayer because walang time, walang competency yung taxpayer to meet them. That is a valid justification. Okay? Dapat ang inyong SPA at saka board resolution nyo may justification bakit kayo nag-a-appoint para maging acceptable siya sa court. Kasi gagawin ng BIR dyan, ito experience ko eh. Yung BIR, laging sinasabi nila yung kanilang regulation is higher than substantive law, higher than our constitution, higher than the jurisprudence issued by our courts. Nakakatawa. Diba? Despite nito mga nasa BIR, may mga bright lawyers daw at saka mga bright CPAs daw. Hindi ko ma-confirm kung talagang bright sila. Eh, bakit gano'n naman ang kanilang attitude? Diba? Questionable eh, questionable. So, again, isang way lang mga bossing ko na maiwasan itong graft and corruption sa bansa natin, itong nangyayari sa BIR na for the past 100 years, walang kumi-question sa kanila eh. So magtulong-tulong tayo, questionin natin, hindi natin i-disrespect. Huwag naman natin i-disrespect, maging civil tayo. Questionin natin yung ginagawa ng BIR sa mga taxpayer. Okay, ang balita ko, nandito si Tata, yung mga kooperatiba ay ini-issuehan ng deficiency tax assessment ngayon. Imaginin mo. Disrespect sa batas yun eh, kasi yung kooperatiba ay exempted sa tax yun. Tapos itatax. Eh, alam nyo naman, pag nag-issue ng assessment ng BIR, nagiging tama yan pag mali kung ikaw ay mag-re-remain silent. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness. At teka muna, teka lang bago matapos. Yung meron tayong extended yung estate tax amnesty. Kung may mga kilala kayo o gusto niyo yung kilalanin, ibig sabihin puntahan ninyo, kausapin ninyo yung mga magsasaka na yung mga property nila ay by technicality ay nila land grab. Eh dati 1988 hanggang 1996, dinistribute 'yan eh yung mga property nila. Ngayon ang tataas na ng value. Noon no value 'yan, ngayon mataas na value. So marami nang nagii-interest. Tulungan natin 'tong mga magsasaka na 'to na mapasakan nila yung lupa. Tayong mga accountant, tuturuan ko kayo paano ang tamang proseso kasi combination niya ng maraming batas para makuha mo yung lupa at mai-transfer mo. Karamihan ng magsasaka na nabigyan ng lupa, namatay na eh. Yung mga anak, wala rin alam sa batas. So, nakatenga yung lupa. Sabi nga nun, pabayaan mo na. Wala kaming alam. Pabayaan mo na. Ibig sabihin, desperado na. Hindi nila alam kung ano, sino yung lalapitan nila. So, nandito naman ang tax specialist. Tulungan natin. Yung kanilang mga reply dyan, pre-formatted na eh. Fill in the blanks na lang. So, siguro, kung wala naman silang pambayad ng professional fee ng mga tax specialist ang i-develop natin, mingin na lang kayo ng 200 square meter. Diba? At least meron kayong lupa, 200 square meter, matayuan ninyo ng maliit na barong-barong o kubo. Diba? So, kung sino man na may gusto na matuto sa estate tax na magamit sa mga farmers, marami yan sa SEC, Google nyo lang. Saham, ang statement niyan, samahang magsasaka ng, tapos nandun doon yung location ng mga land, pangalan ng lupa na yon, samahang magsasaka ng, kasi ganun ng 1988 hanggang 1996, nag-develop ang mga government natin ng mga asosasyon ng magsasaka. Hindi naman alam ng mga magsasaka paano i-handle yung asosasyon, paano i-transfer yung lupa nila, paano magbayad, paano makakuha ng investment. So, kaya natin gawin yun. Tulungan natin ang kapwa natin. Yun lang ang masasabi ko. So, meron dito pang last question si Jeffrey Rivera Quaresma. May prescription po ba ang FDDA, sir? Meron.
yun. Nasa section 203. Diba? Diniscuss ko kanina. Sabi naman ni Edwin Tavares, up until when po ang extension ng estate tax? Yung estate tax amnesty hanggang June 2023. Yung bagong Republic Act. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. I can't conceal it.